Hello, hello guys! For today's video, magluluto tayo ng merienda. Pancit bihon mixed with canton. O pancit canton mixed with bihon. Kahit alin sa dalawang yun, basta pancit. Ayan. Ito o. Siyempre, unahin natin yung kawa. Kawa talaga yun, no? Ayan, unahin natin, painitin muna natin yung kawa. Medyo makapal-kapal yan. Kasing kapal yan ang pagmumukha ng ex ninyo. Kaya medyo matagal-tagal ang papainit. Ayan, medyo mainit na siya. Lagyan natin siya ngayon ng mantika. Diba? May bumubulong. Okay, guys. Konti pa. Ayan. Ito guys yung mga gagamitin natin, ha. Bawang, sibuyas na medyo pino, meron tayong shrimp at pampalasa, carrot, saka baguio beans at saka kikiam, oyster, kinchay, celery pala at saka repolyo at saka itong pancit bihon. Pancit bihon, tsaka pancit canton na may paminta. Ayan, since mainit na yung ating kawali at tsaka yung mantika, medyo kumukulo-kulo na. Kita nyo guys, ang galing, oh. Diba? Lagay mo na ngayon yung bawang. Medyo ipa-brown natin, di ba? Bilis mag-brown kasi mainit na yung mantika. Salad natin yung sibuyas. Tapos salad natin ngayon yung kikiam. Medyo prito-prito natin siya. Yan, sige. Halo-halo. Ayan, medyo ano, ipa-brown-brown natin konti yung ano, yung kikiam para medyo masarap naman siya. Lutuin natin maigi. Yan yun guys, oh, sa, alam mo kagandahan talaga, pag maraming bawang talaga yung ilagay mo, tinan mo, di ba, ang ganda, lasang-lasa mo talaga yung bawang dyan. Ayan guys, medyo naluto-luto na yung kikiam, lalagyan natin ngayon siya ng toyo. Ayan, pero huwag masyado marami, ha, konti lang. Tapos, lagay natin yung mga gulay, yung carrot, saka baguio beans. Ayan. Tapos, medyo halu-haluin na natin. At lagyan pala na muna natin ng paminta. Pamintang durog yan, guys, ha. Pero hindi masyadong durog. Para medyo may manguya kayo na ano. Na medyo mangang-anghang. Konti lang. Tapos, lagyan mo na ngayon ng pampalasa. Diba? Bahala kayo kung ang gusto nyo, kung magic syrup or kahit ano. Ayan, tapos halu-haluin. Yan ang pancit ng Pilipino. Pancit ng Pilipino. Halu-halu. Guys, lalagyan natin ng konting tubig lang. Konti lang para medyo hindi naman siya dry na dry. Ano lang. Tapos, ilagay natin yung oyster sauce. Konti lang muna kasi mamaya gagamitin pa natin yan, eh. Para lang magkalasa yung inano natin. Ginigisa natin ng halo, gulay. Kasi mamaya set aside natin tong gulay na to, eh. Hayaan muna natin siya, guys, na medyo maluto yung mga gulay ng konti, no? Pero huwag natin masyadong lutuin maigi yung gulay para medyo crunchy siya. Yan, guys, ilagay na natin ngayon yung ano, yung repolyo. Ang sarap, guys, yung ano, crunchy talaga. Kailangan dalawa yung gamitin natin, isang sandok sa isang sanche. Para mahalo maigi lahat. Kailangan sanche, ha, sa isang sandok, ha. Hindi pwede yung parehong sanche. Kung paano yung procedure na ginagawa ko, ganun dapat, ha? Para ganun yung lasa. Hindi, joke lang. Kayong bahala ko at gusto nyo panghalo.
Ayan guys, ilagay na natin ngayon yung celery na pampabango. Hindi kumpleto yung pansit mo pag walang celery talaga. Ayan, takong gamitin mo yung dalawang mahiwagang panghalo mo. Siansi at saka sandok. Kailangan terno. Ayan guys, set aside na muna natin yung mga gulay. Ayan. Ayan, tinabi na natin yung mga gulay, guys. Tapos, ito natira dito, buhusan natin siya ng mainit na tubig. Kailangan yung mainit na tubig para hindi ka na magpapakulo maigi. Ayan guys, yung tubig, no? Lagyan ng tubig. Yung pinag-isahan natin kanina, yan. Lagyan natin ng isang balding tubig. Huwag naman isang drum, isang balde lang. Tapos, lalagyan ng, lagyan nyo ng paminta na durog. Mali. Mas masarap, mas marami. Kasi mas masarap, mas marami. Ay, mas marami, mas masarap. Ayan guys, tapos susurod natin yung ano, yung cubes. Shrimp yan ah. Shrimp. Lagyan natin. Dalawa yan kasi, ano eh, 2 kilo yung lulutuin natin. Tapos, pampalasa ulit. Magig sarap. Ayan. Tapos, lagyan natin ng toyo. Pero huwag naman masyadong madami. Ganun lang. Tapos, lagyan natin ng oyster sauce. Ayan. Yan, dagdagan ninyo ng oyster sauce para mas masarap. Diba? Wow, ang sarap. Iantayin natin siya kumulo, guys, ha? Kasi bago natin ilagay yung pansit, kailangan kulong-kulo talaga itong ano, sabaw niya. Ayan guys, kulong-kulo na siya, no? So ngayon ilagay na natin ngayon yung pansit. Yung bihon, pansit ang unahin muna natin. Pero siyempre, make sure na hinati-hati muna natin sila. Ngayon, pag nilagay na natin yung pansit bihon, isiset natin ngayon yung apoy niya na medyo mahina lang, huwag masyado malakas. Ayan. Tapos ngayon, medyo ilulubog mo siya. Ayan, medyo ilubog-lubog natin siya. Huwag masyado lakasan yung tubig, ah. Yung tubig. Huwag masyado malakasan yung apoy, ha. Kasi kapag ang malakas ang apoy, ang tendency niyan is madali matuyo. So, dapat low fire lang. Ayan, guys. Pwede na, pwede natin ilagay yung kanton. Tapos, meron pang natira na konting tubig. Yan yung sisip-sip sa kanton. Lagyan na natin yung kanton. Make sure na may tubig pa na natitira, ha, bago nyo ilagay yung pansit kanton. Tapos ngayon, halo-haloin natin, guys. Ay, halo-haloin ko pala. Kasi kayo, manunood lang kayo, eh. Ayun, guys, haluin lang natin ng haluin hanggang sa mahilo yung mga pansit. Okay, halo lang halo. Walang humpay na halo dapat ang gawin natin. Para yung lasa mag-blend. Masisip na ng pansit kanton yung sabaw, yung tubig. Ayan guys, luto na siya. At ang ating paghuhusga. Tatapis natin ngayon tong gulay. 'Di ba? Ayan, kain na tayo, guys. At saka teka muna bago tayo kumain, mamimigay muna tayo sa mga kapitbahay, 'di ba? Ayan na ang aming pansit kanton with bihon. Bye. Salamat.